ang istorya ng isang bayaning aso na si Balto. Maraming tao na ang nakarinig ng kwento ni Balto. Isang kwento tungkol sa isang sled dog na tumakbo upang tumulong na iligtas ang isang maliit na bayan sa Alaska mula sa isang endemic. Maraming mga libro na ang naisulat tungkol sa kwento at noong 1995, ang studio ni Steven Spielberg, isang renowned Hollywood director at ang kanyang film production na Amblin Entertainment ay naglabas ng isang pelikula na pinamagatang Balto. Gayunpaman, totoong kwento ba si Balto? Opo, totoo ang kwento ni Balto. Si Balto ay isang tunay na aso na nabuhay noong unang bahagi ng 1900s. Siya ay isang Siberian Husky, isang lahi na kilala sa makapal na balahibo at kakayahang makatiis sa malamig na temperatura. Siya ay pinalaki ni Leonard Sepala, isang Norwegian dog trainer at musher na lumipat sa Alaska sa panahon ng Gold Rush. Si Balto ay naging tanyag sa kanya papel sa 1925 Serum Run sa Nome na kilala rin bilang ang Great Race of Mercy. Noong panahong iyon, ang bayan ng Nome, Alaska ay nakararanas ng epidemya ng diphtheria at ang tanging paraan upang makuha ang nakakaligtas na serum sa bayan ay sa pamamagitan ng sled dog. Isang relay of teams ang ini-organize na ang bawat team ay tatakbo ng isang leg of course para dalhin ang serum. Si Balto ang leader ng huling team at pinangunahan niya ang kanyang koponan. Ito ay ang huli at pinakamahabang bahagi ng paglalakbay na susuungin ang isang blizzard upang maihatid ang serum sa Nome. Ang koponan ay pinangunahan ng kaibigan ni Sepala, isa ring musher na nagngangalang Gunnar Kassen. Si Balto ay tumakbo ng may kabuuan na 54 miles of snowy minus 40 degree of temperatures at tumagal ito ng 5 araw. Ang tagumpay ng Serum Run ay nagbigay ng malaking pasasalamat kay Balto at sa kanyang koponan. Ang kanyang katapangan at determinasyon ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay at ginawa sila ang mga bayani. Ngayon, naalala si Balto bilang simbolo ng katapangan at pagtitiis. Pagkatapos nitong panandali ang sandali ng katanyagan, naging malungkot ang kanilang kinabukasan. Ang alitan sa pagitan ng mga may-ari ng aso tungkol sa sahod ay humantong sa isang 2 taong paglilibot sa sideshow circuit ng bansa. Sa kalaunan, ang mga aso ay inilipat sa isang dime museum sa Los Angeles. Doon sila nakita ng negosyanteng taga Cleveland na si George Kimball at nagalit ito sa pagmamaltrato ng mga magiting na mga aso. Nakipag-deal si Kimball sa mga may-ari para bilhin ang team sa halagang $2,000. Sa loob lamang ng 10 araw, ang Clevelanders ay nag-fundraising bilang tugon sa panawagang maiuwi sila sa Cleveland. Dinala si Balto at ang kanyang koponan sa Cleveland noong Marso 19, 1927, kung saan nakatanggap sila ng isang hero's welcome at nagmarcha sa public square. Si Balto at ang natitirang bahagi ng kanyang koponan ay inilipat sa Cleveland Zoo kung saan sila nanirahan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay na may ginhawa at dignidad. Sa kanilang unang araw sa zoo, tinatayang 15,000 katao ang bumisita. Namatay si Balto sa katandaan noong Marso 14, 1933, sa edad na 14.
ang kanyang katawan ay naka-amount at nananatili sa Cleveland bilang bahagi ng permanenteng koleksyon ng Cleveland Museum. Isang estatwa ni Balto sa Central Park, New York City ang itinayo bilang isang parangal sa isang aso na nagligtas sa buhay ng mga tao. Si Balto ay isang simbolo ng katapangan, determinasyon at makapangyarihang ugnayan sa pagitan ng mga tao at hayop. At ito ang kwento ng isang bayaning aso na si Balto. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.